Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaltab. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na gamit lang po talaga si Mengay. Na kumbaga, sinasabi nga po ng iba na ratings lang po talaga yung habol. Bakit ka mo, Mr. Destiny? Kasi kumbaga, pinapakita po nila kung gaano nga po baka taas ang ratings noong Sabado. Although, kumbaga, kakunti lang po yung diferensya, pero yan pa rin po yung pinagmamalaki ng TBJ. Na, no doubt naman po tayo doon, kasi alam naman po natin na mahirap po talagang pantayan, tapatan ang TBJ. Pero bakit kailangan nilang gumawa ng mga eksena na focus nga lang po daw kay Mengay, di po ba? Almost 2 hours bridal shower. Grabe, di po ba? Tapos, pagdating ng Lunes, wala po si Mengay. Dumating na nga po si Jose Manalo, pero si Mengay, wala. Hindi mo alam, mga kaaldab, di po ba? Yan ang mga katanungang hindi naman po sinasagot ng TBJ. Ano to, tuwing Sabado lang si Mengay? O talagang 101% na nakatutok lang po si Mengay kay Alden Richards. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan dahil sa mga sinasabi mong hindi ka aya-aya at hindi ka panipaniwala. Hindi po ba? Pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy itong mainit na update po natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Base po ngayon na mainit sa social media, ang kasalan ni Mengay at ni Congressman Spotted na iniimbestigahan po natin at inaalam. At syempre ang issue kay Henyo Master Joey De Leon sa paggamit nga po kay Yaya Dab sa Tape Incorporated o Tape It Bulaga. Ito yung mga pasaring na mapapaisip ka na talagang matindi ang galit. Mukhang, kumbaga, sinasabi nila na amin lang si Mengay, hindi mo sila hindi mo ito pwedeng gamitin, etc., etc. Di po ba? Parang ganun eh. Yan eh, base po sa mga nagiging reaksyon at mga nagiging komento po naman sa social media. Depende pa rin po kasi sa mga nakakalap nating impormasyon, di po ba? Pero ang kagandahan po ngayon, mga kaldab, kahit napakaraming photos ang ginagawa po at ipinopost ng mga army, nananatili pa rin pong maraming naninindigan na imposible po na magkaroon nga po ng wedding o private wedding sila Mengay at si Congressman Spotted na hindi po alam at hindi po yung tipong ako, sabi ko nga po sa mga nagko-komento eh, lalo na po taga Baguio, maliit lang po ang simbahan daw po ng Baguio o katedral. Hindi naman daw po gaano kalaki yan. Although tamang ano lang po. Pero kung yung pag-uusapan yung taong pupunta, iba po talaga yung event o yung venue na kung saan talagang meron nga pong napakalaki. Pero gaya nga po ng sinasabi natin, mahirap po muna magkomento at magsalita na wala po tayong ebidensya at resibo. Di po ba? Pero wala naman pong ebidensya at resibo ang mga Armin at main fanatics. Wala po silang post na gaya po, kay Father Jeff sa Antipolo. Di po ba? Nawala po ang issue sa Antipolo. Nakakapagtataka, di po ba? Pagkatapos sabihin na si Father Jeff daw po yung pare na magkakasali kila Mengay at kay Congressman Spotted. Di po ba? Biglang napunta po o bigla na wala po yung issue. Tapos nakita natin si Father Jeff sa Tape Incorporated. O tape, ano ba yan? It Bulaga TV5 na nasulyapan po ng camera. Doon pa lang mapapaisip ka eh. Di po ba? Kung ako po, ako tatanungin nyo. Siyempre, si Mengay, doon yan kay Father Jeff. Pero bakit po napalayo? Bakit napunta sa Baguio? Di po ba? Doon pa lang mapapaisip ka na pagkatapos ng mga posts ng sa Antipolo tapos nakaset up na nga po raw eh biglang lumayo pa. Bakit? Di po ba? Yung mga katanungang mapapaisip ka.
mana sinasabi nila ako yung crowd kasi yung mga fans dudumugin daw po sila, marami magpupuntahan. Eh hindi nga po sila nakitang pumunta sa Antipolo eh. Wala nga pong photos o mga video na kuha po sa labas. Yung tipong sabi ko nga po sa inyo, yung tipong pagbukas ng pinto, ando na yung video. Yung iahatid ni Congressman Spotted si Mengay papunta po sa loob ng simbahan ng Antipolo. Di po ba? Although siguro ang dami mga photos, video na maglalabasan yun. Di po ba? Ang dami pa namang marites sa Antipolo. Yung tipong hindi ka magsisimba, mapipilitan kang pumasok para makita mo lang si Mengay. Di po ba? Real talk, mga kahaldab. Yung tipong, uy, andun si Mengay sa simbahan. Di po ba? Pupunta tayo. Titignan natin. Maka-conscious ka eh. Tama naman po yung sinasabi ng ibang netizen. Maka-conscious ka, lalo na po hindi pa nakikita si Mengay ng personal. Lalo na po na never mo siyang, kumbaga, o sabihin na natin na gustong-gusto mo siyang makita sa personal. Siyempre gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng kumbaga alibi sa mga magulang mo, mama, bibili na ako, etc. At di po ba, medyo isang oras ako mawawala, kayo muna magugas ng plato, kayo muna yung magsayang. Yung tipong ganon, mga kaldab. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung Antipolo lang po pag-uusapan, maliit lang po yan para sa mga taong nagmamahal kay Mengay. Kasi ngayon, ito lang yung pagkakataon na po pwede mo siyang makita na pumunta sa malapit sa inyo o sa lugar po ninyo. O, siyempre gagawa ka na ng paraan para nakuan dun si Mengay. Yung tipong tatapusin mo muna yung mga ginagawa mo o yung tipong pupunta ka na agad-agad pag nabalitaan mo. Kaya nga po tinatanong din po nila kung kailan nga po daw pumunta si Mengay sa Antipolo. Bakit daw po hindi nila nabalitaan? Bakit niglabasan na lang po sa Twitter, sa Instagram? Pero gaya ng sinabi ko, mga kaldab, depende na lang po yan sa pananaw ng iba. Depende na lang po yan sa paniniwala po nila. Tapos ito pa, sa Baguio na naman daw po. Ang nakakalungkot nito, private wedding daw po. Di po ba? Sa bagay, ilang tulog na lang naman po, mga kaldab, magkakaalaman na. Ang baga dito, malalaman po natin kung tama na nga po ba o hindi pa. Ano kaya po magiging alibi ng Armin kung sakasakaling walang anunsyo na dumating, walang kasalan, papuputol kaya ni Christopher Min ang mga daliri niya kapag dumating yung point na yon? Maraming pala isipan at maraming nag-aabang. Maraming tao ang magtataka, magdududa, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, predict na po natin yan. Pero gaya ng sinabi ko, depende pa rin po ito sa sitwasyon. Depende pa rin po ito kila Mengay at sa mga sarsuela. Bagamat maraming nagtatanong na imposible naman po na walang update si Mengay. Di po ba? Kaya nga po sinasabi ko po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para malaman din po ng mga taga-Bagyo na may mga ganitong kaganapan po sa lugar po nila. Kaya lang, siyempre, wala pa po eh. Wala pa na anunsyo, pero lalabas naman daw po ang wedding o private wedding. Di po ba? Yun lang nakakalungkot. Di po ba? Ibig sabihin, pag private wedding, wala mga reporter, wala mga news. Eh, ibig sabihin, di makakapasok si MJ Marpori. Di po ba? Isa na rin to sa nag-aabang sa kasali ni Mengay at ni Congressman Spotted. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kumuha. Hindi siya pwedeng mag-live. Pero po pwede pagkatapos na. Oh, ibig sabihin ko, tapos na yung kasal. Pero yung eksakto magla-live siya sa private wedding, hindi po siguro yung pwede, mga kaldab, no? Sa tingin po ninyo. Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw sa bagay na yan. Alam nyo naman po, pagdating po sa mga bagay na ganyan, mahirap po talaga mag-react, mahirap po talaga mag-komento, lalo na po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Di po ba? Kaya lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. At syempre, sa mga magkokomento po sa akin, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Ano man po yung sabihin ninyo, decision nyo po yon at opinion po nyo yun. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.